Ngayong marami ang magbabakasyon dahil sa Semana Santa, nagpaalala ang Department of Health, lalo na po sa mga mabababad sa mainit na panahon. At may unang balita si Mark Salazar. Chill-chill lang sa new deck ng Palace in the Sky sa Tagaytay. Don't join the crowd. Correct. Unahan nyo na. Oo. Kung pwede. Kasi yung iba may trabaho pa eh. O selfie mode habang dumadampi sa katawan ang simoy ng dagat sa Caybutas Rock Formations ng Batangas. Sobrang worth it po. Kasi pagdating po namin dito, sobrang ganda po ng view. Revenge travel time na nga para sa maraming kababayan natin ngayong Semana Santa. Pero bago magbabad sa init ng araw, sa pamamasyal ngayong tag-init, may paalala ang DOH, mag-ingat sa sunburn. If I can just take this opportunity, please wear sunscreen. Pagdidiin yan ni Wolverine Hugh Jackman, sabay banggit sa pinsala sa ilong na inaalam na raw kung basal cell carcinomas, isang uri ng skin cancer. Sabi niya posibleng dahil sa pagbibilad niya sa araw nung kabataan niya. Eh paano kaya sa Pilipinas na malapit sa gitna ng mundo kaya mas direkta ang tama ng araw? Sabi ng isang skin expert, nasa balat daw yan. Mas malaki raw ang banta ng skin cancer sa mapuputi kumpara sa mga kayumanggi gaya nating mga Pinoy. Because we have the pigment cells or yung melanin na tinatawag that will naturally protect us the sun. Gayunman, dapat pa rin daw mag-ingat sa skin cancer, sa beach man o sa kahit anong pagbibilad sa init. Kabilang sa binanggit ng DOH, ang mismong kondisyon na binanggit din ni Jackman. Sa Pilipinas, ang skin cancer is the number 26th form of cancer happening across the population. From 2011 to 2021, base po sa Philippine Dermatological Society, we had a total of 2,102 basal cell carcinomas and 614 squamous cell carcinomas. Yung mga sunburn, ang malalang resulta niyan ay skin cancer. Kapag meron kang history of at least 4 sunburns in the past, no? Lalo na yung sunburn na tinatawag na second degree, which is yung may nagbe-blister na, then you have actually doubled your chances of getting skin cancer. Kaya kahit sunburn dapat iniiwasan na. Pinakamabilis mo raw makukuha ang sunburn mula 9 a.m. to 2 p.m. Pero anumang oras, basta may araw, kahit maulap, pwedeng mauwi sa sunburn. After 20 minutes under the sun, nag-uumpisa na magkaroon ng mga redness na hindi mo nakikita, no, sa visible eye. And then it can turn later on into sunburn kapag tuloy-tuloy ka pa nasa araw. Ang good news, pwedeng maiwasan ng skin cancer. Ang paglabas po sa araw, iwasan po natin, no, kung atin pong maiiwasan, lalong-lalo na kapag matindi ang sikat ng araw, and always wear sun protection. Ginagawa na raw yan ni Aimee, pero nagtitipid. 200 pesos per month lang daw kasi ang budget niya sa sunscreen. Sa isang araw po, dalawang beses po ako naglalagay. Sa buong katawan ba? Hindi, sa dito lang sa mukha. Iba naman yung sa ano, lotion. Anong SPF yung ginagamit mo? SPF 50. Pero ano ba ang tamang dami at paraan ng paggamit nito? 1 teaspoon for the face and neck, 1 teaspoon for the arms, 1 teaspoon for the legs, 1 teaspoon for the thighs, back, chest. Total is about mga 1-shot glass, no? Ganun kadami. And you should reapply every 2 hours. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.